curative reason, natakasan sila. Totoo yun, di ba? General Katapang? Yes, sir. Mr. Chairman, for investigation. And then, hindi lang po, Mr. Chairman, nahuli sila. But also, as soon as they are put in prison, are they not, don't they pass any drug test? Well, Congressman, ako pass a wide connection and I know him. That is, baka mamaya, fake news yan. From Globe. Number mo ba yan? Mr. Chair, hindi. Hindi mo number yan. Angie, baka makulong ka. Baka mamaya. Ang nagre-report sa PDEA. At merong 30 gramong nakuha at according sa PDEA is less than 10 grams. Magkakagulo tayo dito. Ibig sabihin, meron kayong tinatago na 20. No, noong po kasing nireport po ng Alpha natin, sir, 30 grams po. 30 noong grams? Kung, opo, hindi po kasi, sir, ako ang kumapasok po para kunin po yun kasi bawal po yun. Dapat po investigation. Kaya nga, so kung ikaw nag-transmit ng 30 grams na yan, papunta sa kanila, ha? Which in accordance with your structure, dapat, I think hindi ikaw. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. Una nang nilabas sa pagdinig sa Senado, yung mga pag-repacking umano ng droga sa loob ng Bilibid at ipinalabas din ito ngayon sa Kongreso. At dito mga kababayan po natin nabunyag ang sikreto dahil may nawala umanong 20 grams ng shubo. Ayon kay Angie Bautista ay tinurn over umano sa PDEA itong nakuha nilang 30 grams na shubo. Tinurn over umano ng kanyang tauhan. Ngunit sa report ng PDEA ay 10 grams lamang ang nareceive nila mula sa Bucor. Kaya ngayon pinagtataka ng mga kongresista kung saan ito napunta. Ngunit paulit-ulit na sinasabi ni Angie Bautista na na-turn over niyo amano to, saan ito napunta. At dito pa mga kababayan po natin ay nabunyag din itong texter mula kay Congressman Akop na natatanggap niya na umano itong si Angie Bautista ay kinasuhan pala ito ng kapwa Bucor official at ngayon ay nasa NBI na dahil sa iskandalo din dyan at kinasangkutan din ng droga dyan sa loob ng Bilibid. At itinanggi naman ito ni Angie Bautista, ngunit ayon sa report or sa intel na nakuha, Congressman Akop ay ito ay legit at nakafile umano sa NBI. Kaya sabi ni Katapang ay saludo siya umano at humihingi siya ng tulong kay Congressman Akop bilang isang general at isang investigador umano na suportahan siya sa kanyang pamumuno dito sa loob ng Bucor. Dahil alam niya umano na makakatulong ito dahil sa lakas ng kanyang intel. At tila ba, mas marami pang alam si Congressman Akop kaysa kay DG Katapang na siya ang namumuno sa loob ng Bucor, mga kababayan po natin. Dahil sa dami-dami ng impormasyon na natatanggap umano ni Congressman Akop mula sa kanyang intel na nakapwesto sa loob ng Bilibid. Ibig sabihin mga kababayan po natin, may mga opisyal ng Bucor na ngayon ay nakasandal din kay Katapang at mga pinagkatiwalaan ni Angie Bautista na nilalaglag sila dahil ang kanilang mga anomalya at yung mga ginagawa nilang hindi maganda ay nakarating kay Congressman Akop mula sa Bucor official at mismo galing mga kababayan po natin sa mga PDL. Nakakuha din pala ng info itong mga kongresista po natin at ang ilang senador po natin. So ito yung sinasabi na mga tinatanim na mga intel dyan sa loob ng Bilibid. Alam naman natin na trabaho na yan ng mga pulis eh, na mga otoridad po natin na may nagkukunwari na nakakulong tapos yan pala ay pakana ng mga pulis para mag-obserba dyan sa loob ng ating mga kulungan. So parang nasa movie ano, yung nangyayari mga kababayan po natin. Kasi itong pag-repack ng droga ay hindi naman ito lalabas kung talagang walang itinanim na mga tauhan dyan ng mga otoridad po natin na tumitiktik sa mga gawain dyan sa loob ng Bilibid. Kaya nga na nabunyag itong skandalo, pati itong pagkasangkot ni Angie Bautista na siya pala ang lumalabas ngayon na parang naghari-harian dyan at gumagawa siya umano ng kanyang sariling grupo na mga dating tauhan niya rin umano na dinideploy niya dyan sa loob ng Bilibid mga kababayan po natin. Kagaya nito, I will quote, if what Katapang said na buhay si Kataroha and that they will arrest him, much worse yun, sir. Imagine na sa maximum security prison, natakasan sila. It only shows incompetent sila in doing their job. Totoo yun, di ba, General Katapang? Yes, sir, Mr. Chairman. May punto yung nag-text sa akin. I will agree, Mr. Chairman. Yes. Your Honor. Wala kang tigil dito eh. Ito.
May report din na subject intelligence report submitted to the NBI. Nakalagay dito yung pangalan ng NBI director. Hindi ko na lang babanggitin. Since naka-forward sa akin, it's dated 20 May 2023. Please be informed that illegal drug activities inside maximum security compound of MDP is rampant. This has been happening since retired BJMP Captain Angelina Bautista was designated as MDP superintendent. On the outset of the latter's assumed position, Bautista installed female-dominated Bucor Commission officers and female rookie NCOs to take charge with the security and custodial operation inside the maximum security compound, as if the operational concept of the facility is similar with the Corrections Institute for Women. Bautista likewise ordered the removal of Special Patrol Unit or Elite Reaction Team, which is tasked to conduct searching operations against all kinds of illegal contrabands, patrol, and arrest PDL violators. She instead required the presence of Bucor SWAT inside the said compound, but with no authority to search and seize illegal contrabands. As a result, the unlikely female-dominated facility with no special unit to counteract against illegal activities gave confidence to illegal drug peddlers of PDLs inside the compound. On 29 April 2023, a recorded video of dorm to be mayor PDL Coycoy Miranda confidently selling illegal drugs to his fellow PDL. Also, a picture of a purchased undetermined quantity of Kush, that's the hybrid marijuana, and Shabu from PDL Miranda on 27 April 2023. Based on the reliable information obtained, PDL Jomar Makalansag, commander of Commando Gang, and his assistant commander are both illegal drug distributor. A ranking Bucor official presented a detailed intelligence information to the Bucor higher office, hopeful for an immediate searching operation and to subject the PDLs involved for drug tests and sanctions. Instead, Bautista conducted a meeting with all gang commanders and alarmed PDL Makalansag that they are being reported for selling illegal drugs. After which, Makalansag called for a meeting with all of his gang members and informed them of what Bautista told him. Up to this date, the involved PDLs are still in maximum security compound and still holding their positions as they were subjected for searching operations, drug tests, and sanctions. Bautista's established control over the gang commanders has emanated when she was the head executive assistant to the Bucor Director General. She conducted frequent meetings with gang leaders and started to have gainful interest inside the prison compound, among which is the control of GCash operation of every gang, which allows PDL to secure cell phones and other communication gadgets. Thus, the use of our installed high-end signal jammers are nonsensical. Her unconventional method contradicts with the very principle of Bucor operating manual in the implemented reforms of the current administration. It gravely affects the foundation of rehabilitation, reformation program, and security operations of the corrections institution. Signed, concerned Bucor official. So, Mr. Chair, talagang totoo yung kwan kasi ang report na na ito, nanggaling na sa loob sa tingin ko. Marami pa. Maski doon sa private messages ko, marami nagbibigay ng mga information. Ano po yung sinasabi ni Katapang? Ni hindi nga siya nag-comment nung inilabas yan nung hearing sa Senate. Also, sinabi na kanina sa query ni Kong Abante na not necessarily si Miranda yung nag-repack. But yung nag-repack, totoong nangyari. Oh. Ibig sabihin, current siya, nanonood. Yung mga nagtetext dito. Okay, sandali. So in other words, si Coycoy, hindi siya yung nagre-repack. Kumbaga, nanonood siya. So tao niya yung nagre-repack. Yes. Is that true? Totoo yun? Yan ang kwan nun. Hindi po, sir. Hindi to. Siyempre. Ano na expected na naman yan. Okay, so hindi siya Congressman Apo. Mr. Chair, gusto ko lang, meron lang akong query. We have to ask lang, Congressman Apo if he's going to give way to your interjection. Yes. Are you going to be interjected? I'll give way to the Honorable Abante. Honorable Congressman Abante, you have the floor. Mr. Chair, ano po ang ginagawa ninyo, Director Katapang,
sa mga inmate, for example, like itong mga commander na ito, na ang sabi po diyan sa concerned Bucor official na kontrolado ni Madam Angie Bautista. You know? Hindi akong sabi ha. Sabi ng Bucor official ha. Alamin mo na lang kung sino yun, di ba? Ngayon, ano po ang ginagawa ninyo sa kanila? Are you placing them in any form of an investigation or test as far as drug is concerned? Yes, Mr. Chair, Your Honor. As soon as they are caught with the drug paraphernalia, they are put on a secluded area for investigation. And then, hindi lang po, Mr. Chair, nahuli sila. But also, as soon as they are put in prison, are they not, don't they pass any drug test? Mr. Chair, we had a drug test some time ago with among all the pangkat leaders, and we intend to, for now that PIDEA is very near us, we will conduct a random checking every weekly, and of course that's why I like to inform the honorable congressman that during our last meeting, the name of Angie Bautista and General Laro was already mentioned. Immediately I relieved them from their position for investigation. That's why also given that the statement of Congressman Akop, I'd like to get the, if it will be allowed so that I can also investigate. Because I know General Akop has already, or Congressman Akop has a wide connection, and I know he will help me reform Bucor, Mr. Chair, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Would you also give a report to the PIDEA concerning those inmates? Particularly, kasi alam nyo, palagay ko, lahat po ng commander, lahat po ng puno ng mga grupo, eh may alam sa droga yan eh, hindi pwedeng wala eh. So, pwede bang i-report po ninyo sa PIDEA yung mga bagay na yan para you can work in tandem on that, even the NBI for example? Yes, Mr. Chair, we will do that, Your Honor. Give to ano, galing sa Globe sa kasal, pakibigay kay Angie para at least I don't want to say something that is baka mamaya fake news yan from Globe. Number mo ba yan? Mr. Chair, hindi. Hindi mo number yan. So, register sa Globe daw yan. We have to confirm. Angie, baka makulong ka. Baka mamaya, kapag yan na-confirm namin sa Globe, nasa iyo, nakaregister na lahat ng SIM card. Siguraduhin mo. Hindi po, sir. Hindi mo number yan? Hindi po. No, sige. Okay. Sir, Mr. Chair, can I talk po? Yeah, go ahead. Sige. Kasi unfair naman po sigurong yung mga binabasa po. Para lang po malaman po nila kung ano po trabaho ko. Mm. When it comes to the araw-araw po, kausap ko po yung mga commander or weekly, sila po, after ko po kasi silang kausapin, nagsusurrender po sila ng contrabands. Ako rin po ang nagre-report sa PIDEA at saka sa NICA at saka kay SOJ. Nang ako rin po, sa akin din po, nagsusurrender ng droga. Just last, recently, nagsurrender po sila ng 30 grams of shabu. Okay, so 30 grams ng shabu na sinurrender, saan yung dinala yun? Because in accordance with the report of the PIDEA, for the last several months, they have submitted to us, akin yung report, parang may 10 grams. So, saan yung sinurrender yung sinurrender, ano po yan, sir? Ano ba tawag to? Monthly or weekly? Saan mga sinurrender? Sa PIDEA po, sinusurrender po ng IIS po natin. 30 grams of shabu. Yes. Sinurrender ng ni Angie. Asan yun? Sa report niyo wala. Ito, bibigay ko yung report niyo. Go ahead, PIDEA. Sir, I will find out. But I think what she is referring to is that PIDEA is the repository of all drugs confiscated and seized. So all law enforcement agencies are supposed to give to PIDEA all their confiscated drugs, and this will be processed for destruction. Baka sir, yun po ang ibig niya sabihin. Baka huli nila, papatago sa amin. You kasi have to make it clear, Superintendent Angie, ha? Because you were saying na 30 grams? Yes, sir. Yung pong recently po na sinurrender, IIS po kasi namin ang nagsusurrender kaya po. Kaya in accordance with the report of the PIDEA, hindi ito lalampas sa 10 ano. Kaya I'm just curious ano kung sinasabi mo totoo dahil mali 'yon, hindi nagtatama sa binigay ng PIDEA ngayon. Yun po so, sa let's talk, less mistake. No talk, no mistake. Ha? Sige, Mr. Chair, yun po kasi yung reported po sa akin ng IIS. Hindi po ako sir ang nagsasubmit po ng for IIS. Investigation section po ng maximum. Sina orasyon po. Asan siya? Dito ba siya? Wala po sila eh. Ay, lalo tayong magkakaroon pa tayo ng susunod na hearing pag nagkataon. Because you are saying that merong 30 gramong nakuha at according sa PIDEA is less than 10 grams. Magkakagulo tayo dito. Ibig sabihin, meron kayong tinatago na
na 20. Ha? Noong po kasing nireport po ng alpha natin, sir, 30 grams po. 30 grams. Pong, opo, hindi po kasi, sir, ako kung pumapasok po para kunin po yun kasi bawal po yun. Dapat po investigation. We appreciate your, ano, your conducting this kind of effort, no? That sa iyo sinasubmit. Ako po lahat po nagsusurrender, sir. Ako rin po nagtatransfer ng mga drug lord. Kaya nga, so kung ikaw nagtatransmit ng 30 grams na yan, papunta sa kanila, ha? Which in accordance with your structure, dapat, I think hindi ikaw, dapat yung custodian ng mga contrabands, which is under ng SPU, ng Security Patrol Unit, because their mandate is to search and seize all contrabands. SPU yan, di mo trabaho yan? Mr. Chair, yes. Sa akin po, nire-report na magsusurrender po sila, kaya po pinapasok ko po yung IIS. Okay, SPU, tapos na sana tayo, pinasok mo pa yan. Okay, sino ang SPU that time? SPU, na meron ka na-collect ang 30 grams sa Shabu. Sino ang SPU during that time? Mr. Chair, IIS po ang kumuha. Anong IIS? Ano yan? Action po ng maximum. O, sino yun? Being the head of the superintendent, ikaw superintendent during that time, sino siya? Ano po, sir? So, wala siya rito? Wala po siya rito, sir. Pero ang nag-surrender sa iyo, IIS, hindi niya, anong tawag sa IIS? Investigation? Pero ang seizure and search is being managed by SPU. Mr. Chair, sino nag-search? Sino nag-seize? Siya may hawak. Dapat isusurrender sa iyo, kamo? Susurrender sa iyo? O isusurrender sa IIS? Mr. Chair, may I talk po? Ah, sige, go ahead. Tumawag po yung alpha natin na may isusurrender po siyang 30 grams of shabu. Tumawag sa iyo? Kaya po, yung pong IIS, pinapunta ko po dun sa area. Have you not coordinated with the SPU? Since sila yung may under their wing, yung mga contraband na kinukuha sa loob. Sa mandate kasi, Superintendent Angie, eh. Sir, when it comes to... Sandali, Angie. Ang problem sa iyo, because of your so many designations, hindi mo na alam kung ano yung function mo. Kasi structure tayo, organization tayo, eh. Kapag nakikling ka na sa ibang position, you have problem. You will be creating problems. And that's what's happening sa iyo. Hindi ko sinasabi na wag mong gawin yun. But you have to put it in the right channel. You have to call the SPU dahil sila nag-handle ng search and seizure. And then yung IIS na sinasayo, Investigation Intelligence Service. So sila lang nag-i-intel, sila nag-i-investigate. But they are not handling. They're not handling the seized contraband. Because that is being handled by the SPU. Sir, sa maximum po, inabutan ko na, sir. Sila huwag po yung... gawin ang hindi mo trabaho. Mr. Chair, hindi ko po ginawa yung mag-seizure or mag-search. Reported lang po sa akin, Mr. Chair. Kaya nga, pero sinabi mo, sinurrender mo sa PIDEA eh. Hindi po, sir. Sinurrender po ng IIS po sa PIDEA. Under ko po kasi okay, sila, Mr. Mo, Chair. Angie, okay, we will be conducting another hearing for this. Gusto mo? Tinapos ko na nga eh, yung ating ano eh. At the end of the day, okay, tapusin na natin to. Wala tayong patutunguhan. Because we have elevated our objective, no, in order to have a consolidated effort at the different agencies to have one effort of arresting these criminal elements inside the Bucor. Yun yung ating function. At the same time, we will be having some amendment on the existing law, the 10575 on the Bucor. Yun po yung pinaka objective ng mga legislator, and we will do that. And all other concern pertaining to your civil service problem and all the catering and also the GCash, that will be handled by Gerald Katapang. And you have to report to this Congress on what will happen after 3 months para makita po natin kung nagkaroon ng kaayusan sa Bucor. So yun po yung aking intention, and we were talking a while ago ni Chair, yun po yung objective natin. And with regards sa inyo pong layunin na ma-rehabilitate talaga, magdagdag tayo ng maraming buildings, Congresswoman Chairman Ferrer will be handling that in the budget hearing. At nadali pa ano, mga kababayan po natin, itong si Angie Bautista na sana ay tatapusin o mano itong pagdinig ayon nga kay Congressman Fernandez. Ngunit ibinanggit pa ito ni Angie Bautista ang patungkol sa droga, ano, mga kababayan po natin. Kaya parang magkakaroon pa ng panibagong investigation sa House of Representatives, ano, dahil marami pa umanong isyo na talagang hindi pa nahalungkat pero malinaw ang kanilang hamon na improve ni DG Katapang itong pamunuan dito sa loob ng Bucor o sa Bilibid, kasi nanindigan siya na hindi siya magre-resign, mga kababayan po natin.
Samantala itong si Angie Bautista ay nagparilib na sa kanyang duty, so papalipat siya. Pero hindi po siya magre-resign, mga kababayan po natin. Taliwas naman sa hamon ni Congressman Abante na pinaparesign niya itong si Katapang at si Angie Bautista. Talagang makapalang ang kanilang mukha dahil sa kaliwat kanan na kontrobersya ano, at anomalya at nakita ang kanyang kahinaan, talagang maninindigan pa rin siya diyan, mga kababayan po natin. Na sana kung talagang hindi niya kaya, ibigay niya na lang sa iba. Kasi ano eh, sayang, talagang walang improvement at lalong buwabalik na nga yung kalakaran ng droga at kung ano-ano mang mga illegal na kontrabando at negosyo diyan sa loob ng Bucor, mga kababayan natin.